dito sa Hong Kong guys, normal na lang yung chula-chula everywhere. Chula-chula everywhere. Sarel! So dahil birthday ng amo ko, dinner out kaming lahat. At dahil busy ang all, nakita-kita na lang kami sa I-Square at Chimcha Choy. Dito kami kakain sa Nabi Wan. So this is their foodie, napakaraming choices, different kind of veggies, mushroom, tofu, meatballs, meron ding mga noodles. Ang second time ko na pala to guys, nung una ang dami kong kinuha kasi nga it all look huh? Kaya susulitin. Kaya ang hirap ubusin. Masarap yung beef nila dito kasi fresh na fresh. Hindi kasi nila dinidisplay para daw ma-preserve yung sarap, charis. Ma-preserve, mas yummy, mas freshy, charis. Tatlong klase yung beef nila. Masarap, medyo masarap, napakasarap. See, literal na mukbang to guys. Pangalawa na namin yan. Anim lang kami. We all know naman na no one is perfect, diba? But I really love this family. Kasi every time na lalabas kami at kakain kami sa labas, ang amo ko talaga parang nag-a-assist. Tinutulungan ka, tinuturuan ka kung paano yan, paano to. Unlike sa mga employer ko dati na pagkakain kayo sa labas, parang minamaliit ka, parang hindi ka pansinin. Ano ba yun? Para papakainin ka o hindi? Yung mga ganun ba? But this family, they treat me like one of them. Sa bagay, tatagal ba ako ng almost 8 years and running for 10 years kasi kakaperma ko lang ng contract. Tatagal ba ako ng ganun katagal kung I don't like them, di ba? Or they don't like me, di ba? Sabi ko nga, kung wala akong pamilyang uuwian, walang pamilyang naghihintay sa akin, baka dito na ako tumanda. Paminsan-minsan lang kasi ako sumasama sa kanila kapag may importanteng okasyon lang, birthday or celebration sa about sa alaga ko, ganyan lang sasama ako. Pero pag kakain lang sa labas kasi gusto, ganyan, hindi ako sumasama kasi naiilang kasi ako pag sinasabi kasi na amo, sama ka sa amin, ganyan, ganyan, anong gusto mo, dito ka lang or sama ka sa amin. Mas choice ko na mas maiwan sa bahay kasi naiilang ako na kasama sila kasi wala ka namang ginagawa, wala akong ginagawa, kakain lang, walang gagawin kasi hands-on naman nila yung alaga ko and then malaki na rin ngayon. So wala ka talagang gagawin at saka mapapa, sobrang busog ka talaga, yung diet mo sira na. So para sa kaalaman ng lahat, medyo matagal na rin kasi akong nagda-diet. Yun nga lang, walang resulta. So ito yung skin fish, mga fillet, mga iwan ko kung ano yan, basta dyan. Mga sauce yan, mga rice, meron ding soup dyan kung gusto mo. Soup yata yan. Meron ding mga kimchi. At meron ding mga kimchi, different kind of kimchi. Ito yung drinks ko, coffee lang. At dahil unlimited yung ice cream nila, ayan, ang dami kong nakuha kasi first time ko namang kumuha, so nanibago. Ayan, ang dami nga yun. Masarap din yan guys, kaso no space na kasi. At yung ice cream ko, nilagay ko sa coffee kasi medyo mainit yung coffee. So nilagyan ko ng ice cream, dagdag creamy, masarap. Busog ay ko karon, di ka ta magtae-tae ani. Dahil panganawa na namin ngayon, alam na namin ang technique para hindi kami mahirapan, umubos aming pagkain. Noong una kasi ang dami naming kinuha and then tawa kami ng tawa dahil hindi namin alam kung paano ubusin. Inom tag kape para pag-abot sa balay, ikalibang dayon.